Kapatid, ating inaalala ang anibersaryo ng pagproklama ng martial law sa ating bansa noong 1972 nang pinirmahan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Presidential Proclamation No. 1081 at inanunsyo niya ito sa September 23. Ito mga kapatid ay nagresulta ng karahasan at maraming paglabag sa karapatang pantao, lalong-lalo na mga kapatid, sa mga taong nagnanais na magbago ang kanilang desperadong sitwasyon, ang kahirapang kanilang naranasan. Sabi ng mga human rights groups gaya ng Amnesty International, may mga 3,257 ang pinatay, 35,000 ang tinorture, 77 ang nawala, at 70,000 ang nakulong. Para sa aming mga Carmelita, mga Carmelites, ito ay napakahalagang paggunita, mga kapatid, dahil sa naging karanasan namin ng karahasan sa Escalante City, kung saan ang mga unang Carmelitang misyonerong pari ay nagmisyon dito sa Pilipinas. Noong September 20, 1985, mga kapatid, sa pangalawang araw ng pagprotesta ng mga mananampalataya, kasama ang mga pari at mga seminaristang Carmelita at iba pang mga taong simbahan, pinagbabaril sila. Gusto lang nila noong ipaabot kung paano ang martial law ay nagpahirap sa kanila ng sobra at ang panawagan nila ay bigas, hindi bala. Dahil sa sobrang kahirapan at gutom na naranasan ng mga nanrarbaho sa sakada, mga katubuhan, habang ang mga negosyanteng nagmamay-ari ng mga sakada ay namuhay ng sobra-sobra. Pero imbis na tugunan ang kanilang panawagan, bigas at pagkain, sinagot sila ng bala. 20 ang namatay. At ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa bantayog ng mga bayani. At gaya ng mga naging martir sa karahasan noong martial law, sa kanilang pagnanais na makalaya sa kahirapan at karahasan, ating ipinagdiwa ngayon ang kapiestahan ni San Mateo Apostol at Ebanghelista at isang martir, mga kapatid. Martir dahil sa kanyang pagtuturo at pagsasabuhay sa mga turo ng ating mahal na Poon, at dahil sa kanyang pagbatikos sa mga kamalian at kasamaan ng mga nasa kapangyarihan sa bayan ng Ethiopia sa may timog na bahagi ng Caspian Sea. Mula sa pagiging mayaman sa kanyang pagiging tagakolekta ng buwis na namimihasa at nagsasamantala sa sitwasyon ng mga mahihirap, ito ay kanyang tinalikuran, mga kapatid. At niyakap niya ang pagiging mahirap sa pagsunod sa ating mahal na Poon. Maging inspirasyon nawa siya sa mga taong yumayaman sa pagpapahirap ng kapwa. Ating narinig sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ang pagtawag ni San Mateo. Alam niyo, mga kapatid, kinasusuklaman talaga ng mga Hudyo ang mga taga-kolekta ng buwis. Gaya ni San Mateo, para sa mga Hudyo, sila ay mga makasalanan. Sobrang makasalanan, mga kapatid. Bakit? Dahil tinitingnan sila na sila ay mga traidor sa kanilang sariling lahi. Paano kasi, mga kapatid, sila ay nagtatrabaho para sa imperyo, sa mga Romano, mga dayuhang nananakop. Sila ang nagbubuhis sa mga Hudyo para sa mga Romano. Kaya para sa mga Hudyo, sila ang mga ginagamit ng mga Romano para nakawan ang mga Hudyo. E mas lalo na
na maraming taga-kolekta ng buwis na super kurakot. Kaya kahit na sila ay kinasusuklaman ng mga Hudyo, eh sila naman mga kapatid ay mga super rich. Ang yaman-yaman. Kaya sa kanila, okay lang, mayaman naman ako. Sa pagpapahirap ng kapwa. Habang ikaw ay kumakain ng sobra-sobra, nakakalunok ka ba na alam mo na itong kinakain mo ay ninakaw mo mula doon sa mga mahihirap na wala nang makakain? Kaya nung makita ng mga Pariseo na si Jesus ay nakikisalamuha, friendship, at kumakain kasama ang mga taga-kolekta ng buwis, mga traidor, mas lalo silang nainis, mga kapatid, at sinabihan ng mga tagasunod ng ating poon, bakit siya nakikisama sa mga taga-kolekta ng buwis at ng mga makasalanan? Anong sabi ng ating mahal na poon? Sino ang nangangailangan ng doktor kung hindi ang mga may sakit? At ginamit pa ng ating Panginoon ang salita ni Propeta Osiyas, ang ninanais ko ay awa, hindi mga alay. Ang mga Pariseo kasi, mga kapatid, ay mga eksperto sa banal na salita, mga iskolar. Kaya kapag kausap sila ng ating mahal na poon, pinaalalahanan at ginagamit niya ang banal na salita. Ang salita ng mga propeta na alam ng mga Pariseo para tumahimik sila. At ito sila kasi, napaka-judgmental, mga kapatid, gaya ng panghusga nila kay San Mateo. Dahil feeling nila, sila ay mga banal kasi nga alam nila ang banal na salita. At ito ay kanilang sinusunod, word for word, mga kapatid. Minsan, napaka-literal. Kaya para sa kanila, binibili nila ang kaligtasan sa pamagitan ng kanilang mga alay. Bigay ng bigay sa simbahan, ang lalaki ng binibigay sa pagnanais na mabili nila ang kaligtasan. Pero mga kapatid, tayo ay pinaalalahanan ng ating Panginoon. Hindi natin mabibili ang kaligtasan, pero sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga taong sa paningin ng ating lipunan ay mga makasalanan. Tayo ay mga daluyan ng ating mahal na poon, mga kapatid, ng pagmamahal ng Diyos Ama para sa mga makasalanan. At sabi nga ng ating mahal na poon, siya ay naparito para sa mga makasalanan at hindi para sa mga banal. Kasi mga kapatid, ang mga makasalanan ang nangangailangan ng ating poon at hindi ang banal na hindi na nangangailangan ng kaligtasan. At ang kwento ni San Mateo ay magpaalala sa atin na ang mga makasalanan ay sobrang mahal ng ating mahal na poon at tayo ay pinadala ng ating mahal na poon para magbigay liwanag sa mga makasalanang nangangapa sa kadiliman ng kasalanan. Sa pagpatuloy natin sa ating banal na Eukaristiya, ipagdasal natin sa ating mahal na poon, mga kapatid, na hari nawa tayo ay magkaroon ng pusong may magandang kalooban para sa mga kapatid nating patuloy na nangangapa sa kadiliman ng pagkamakasalanan. Nahari nawa hindi tayo magiging mapanghusga sa kanila, bagkus tayo ay magkakaroon ng pagmamahal gaya ng pagmamahal ng ating mahal na poon. Ipagdasal din natin, mga kapatid, na nawa gaya ni San Mateo, matuto din tayong piliin ang makalangit na mga kayamanan imbis na itutok natin ang ating mga buhay sa pag-iimpok ng makamundong kayamanan.
Hari nawa,